Bibigay lang ng sex sa'yo ang babae kung meron siyang feelings or emotions sa'yo. Kung baga, nauuna ang emotions bago ang sex. While ang mga kalalakihan, kabaliktaran. Nauuna ang sex dyan bago sila magkaroon ng Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is why men and women always misunderstand. Hindi pa kayo nagtataka na kahit ang tagal-tagal nyo ng kasama yung mga asawa ninyo, mga partner ninyo, ang dami nyo pa rin mga bagay na hindi na ipagkakasunduan. Mga bagay na madalas pinagtatalunan ninyo ng paulit-ulit. Masasabi mong hanggang ngayon, hindi mo pa rin talaga kilalang lubos yung kapartner mo. Alam nyo ba kung bakit na ang babae at lalaki ay madalas hindi nagkakaintindihan? Number one dyan, ang mga babae, ini-enjoy niyan ang proseso ng bawat sitwasyon. While ang mga kalalakihan naman, nakafocus yan doon sa pinaka-goal. For example, may mga plano kayong celebration. Kaya nga madalas ang mga babae ang nandoon sa proseso ng paghahanda. Dahil nga metikuloso ang karamihan sa mga kababaihan, hindi pwede ang pwede na. Ang daming pasikot-sikot, kaya tumatagal yung preparation kung ano ba yung pinaghahanda. Gusto ng mga kababaihan na palaging pulido at espesyal ang anumang bagay na nangyayari sa buhay nila. While ang mga kalalakihan gusto niyan, straight to the point, diretso sa goal. Kaya doon na nagkakaroon ng misunderstanding. Pangalawa, ang mga kababaihan, mahilig yan sa romance, okay? While ang mga kalalakihan, gusto niyan diretso sex. Kung karamihan sa ating mga kababaihan, gusto natin ng mas mahabang foreplay, ang mga kalalakihan ay iba. Kung pupwede lang, straight yan, diretso agad sa kama. Isang minutong halikan ka lang ng lalaki, gusto niyan diretso na. Ang kababaihan, karamihan, ay nandoon sa opposite side. Gusto nila slowly but surely. Pangatlo, bibigay lang ng sex sa'yo ang babae kung meron siyang feelings or emotions sa'yo. Kung baga, nauuna ang emotions bago ang sex. While ang mga kalalakihan, kabaliktaran. Nauuna ang sex dyan bago sila magkaroon ng emotions doon sa mga babae. Kapag hindi nga natin pinagbibigyan ang mga kapartner nating lalaki, di ba? Nagiging emotional sila. Minsan, nagiging malungkutin. Iisipin nila, hindi na sila mahal dahil ayaw na makipag sex ng babae sa kanila. Or minsan naman, napakainit ng ulo kapag hindi na pagbibigyan. Yung iba nga, worst comes to worst, nang bababae pa. Men love sex. Women loves romance. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, ang mga babae need sensitivity. Kailangan naiintindihan mo sila. Pag pangit ang mood nila, kailangan intindihin mo sila or huwag mo na lang patulan. Pag hindi maganda ang kanilang gising, mararamdaman mo yun. Kaya dapat pagsilbihan mo agad or maging mabuting asawa ka kaagad sa kanya nung araw na yun. Kasi kapag hindi mo yung ginawa, lalong masisira ang araw nyo. While ang mga kalalakihan, kapag hindi maganda ang araw nila, kapag meron silang stress or meron silang problemang pinagdadaanan, ang kailangan niyan, space, na kung saan makakapag-isip sila. Kailangan nila ng katahimikan para bumalik yung dating lakas nila. At madalas, nami-misinterpret ng mga kababaihan yan. Kaya ang nangyayari, nagiging komplikado ang lahat. Iniisip mo, hindi kanya naiintindihan, kaya lumalayo siya sa'yo. Pero ang totoo, kailangan niya ng espasyo para mabigyan niya ng oras yung sarili niya na makapag-isip-isip muna. Panghuli,
ang mga kalalakihan, authoritative yan. Gusto nila, may authority sila sa lahat ng bagay. Ang kanila ay kanila. Kasi may ego and may pride sila na pinoprotektahan. Lalaki sila at sila dapat ang laging masunod. While women have intuition. Anong ibig kong sabihin dito? Minsan, sa kagustuhang maging authoritative ng mga kalalakihan, pilit nilang gino-justify yung mga bagay na alam naman nilang may mali na. Ang mga kababaihan, may gift yan na meron talaga silang special pagdating sa intuition. So, kahit minsan, nagpapalusot ang mga kalalakihan, nararamdaman ng babae yan kung ito ay nagsisinungaling. Kaya ang mangyayari, pilit mong ipagtatanggol bilang lalaki ang sarili mo dahil ikaw ay authoritative, dahil gusto mong protektahan ang ego and pride mo. Pero ang babae, alam niya na yung katotohanan. Kasi nga, specialty ng mga kababaihan ang intuition. Kaya kahit nagsisinungaling ka, alam niya, nararamdaman niya na may mali sa sinasabi mo. So, niyang ma-justify na totoo yung nararamdaman niya. Kaya ipipilit niya yun. Ikaw naman, bilang lalaki, hindi ka papayag. So, anong mangyayari? Magkakaroon kayo ng malaking misunderstanding. Alam niyo guys, ang mga kababaihan, masarap yung pakiramdam namin kapag napag-uusapan ang problema. Kasi once na napag-usapan ang problema, meaning nabibigyan ito ng tamang solusyon. While ang mga kalalakihan naman, gusto niyan, solve agad ang problema. Wala nang paligoy-ligoy pa. Anong gusto mo? Sabihin mo, yun ang gagawin ko. Mga kababaihan, gusto niyan hinihimay-himay ang pagsusolve ng problema. Kasi pag may naiwanan kang isa dyan, babalik-balikan niya yan sa'yo. So, always remember, ang difference ng men and women ay hindi yan para tutulan ninyo ang bawat isa. Hindi po ganun yon. Yan po ay meant para i-complement nyo ang isa't isa. And serve one another before God. San lang, hindi natin maiiwasan na mali ang paggamit natin nito. Kaya iniisip natin na kalaban natin minsan ang mga kapartner natin. Especially sa mga married couple. Pero kung magagamit natin ito ng tama, mas magiging healthy yung relationship ninyo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below. And also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!